Noong nakaraang taon, isang pag-aaral ang inilabas ng Intergovernmental Panel on Climate Change na maaaring lumubog ang may 80% ng Pilipinas sa susunod na 80 taon. At ang paglubog ng mga probinsya at syudad, maraming dahilan, iba't iba ang pinag-uugatan. Palagi hubang nakalubog. Ang palagi pong nakalubog yan. Paligid. Ha? July pa po, nakalubog na yan. Taon-taon po yan. Napapalibutan na ng maruming tubig ang bahay ni Tatay Venancio. Halos hindi na kasi humuhupa ang baha sa kanila. Bihira na rin nilang makita na tuyo ang kanilang bakuran. Kaya naman ang mga tsinelas napalitan na ng mga bota. Dating magsasaka si Tatay Venancio. Sa katunayan, malaki ang lupang sakahan na pag-aari ng kanyang pamilya. Masagana ang anihan, ngunit nagbago ang lahat nang pumutok ang pinatubo. Noon lang pong pumutok ang pinatubo, hihipa pong kuha niya. Pagdating po ng tagulan ulit, lubog na naman. Naku, tagal po yan. 6 na buwan. Dito na ipinanganak si Tatay Venancio. Nakita niya kung paano unti-unting winasak ng tubig ang kanilang kabuhayan. Mahirap na mahirap. Wala pong magawa dahil wala pong maabot na tulong dito kumisan. Nagtitis na lang po kami ganyan. Ayan, puro damo. Ang dating pag-aani ng palay, naging pamimingwit na lamang ng mga isdang nahuhuli sa mistulang lawa sa likuran ng kanyang bahay. Ano mga kumakagat? Mga dalag po ang kumakagat yan. Hito. Dalag. Uh-huh. Pag pinainom po ito, tatangay niya yan. Uh-huh. Nakatali ito sa damo. Uh-huh. Pagka nasima siya, yun na. Oo. Sa ilalim nito nakalubog ang dating palayan. Wala nang magawa si na Tatay Venancio, kundi ang umayon sa pagbabago ng kalikasan. Dahil ito na ang kanilang mundo ngayon. Ayon sa mga eksperto, taliwas sa kanilang pananawang nangyari noong pumutok ang pinatubo. Dahil iba ang naging epekto nito sa mga lalawigang natabunan ng ashfall. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon ng lalawigan ng Pampanga. Mistulang Waterworld din ang komunidad. Kaya naman ang mga residente ng Masantol, na iba na ang pamumuhay. Ang dating konkretong daanan, napalitan na ng mga tulay na kahoy. Ang mga palayan, naging palaisdaan na rin. Bumaba rin yung level ng tubig. Si Lolo Cos, ang pinakamatanda sa lugar,
nasaksihan daw ang pagbabagong ito. Ano dati yan? Dati yun, mahanikag pang palay. Palay yan? Oo. Ngayon, di na. Oo. Palasdaan ang yung lahat na yun. Lubog din sa tubig ang bahay ni Kuya Nepo. Hey, Tay. Musta? Ayos lang po. Gano'n mo kahirap yun sa inyo? Mahirap po. Pagkagising mo, tubig. Kasi lisik mura. Pag bawas ka, luluso mo sa tubig. May lamok pa. Oh, hindi ba kayo nagkakasakit? Isa po, hospital na ako. At dahil tila permanente na ang tubig sa loob ng kanyang bahay, kumuha na siya ng tulay. Saksi ang mga punong ito sa paglubog ng lugar ng Masantol. Halos kalahati na lamang ng mga katawan nito ang nakalitaw. Kaya ang mga eksperto, pinag-aralan ng husto ang pangyayaring ito. Noong pumutok yung pinatubo, madaming buhangin yung bumababa sa mga ilog, no? Kaya ang hypothesis namin noon, dahil sa dami ng buhangin na bumababa, magiging mabilis yung pagbabago sa lalim ng Manila Bay, lalo na doon sa may bandang Pampanga Bay. Nagpunta kami doon, kumuha kami ng sample para malaman kung meron nga talagang recent na material. Nakita namin merong pinatubo material. So ang tanong, kung merong bagong pinatubo material na naipon sa lugar, bakit hindi siya bumabaw? So naisip ko ngayon, well, baka naman lumulubog yung lugar. Sa kasalukuyan, kitang-kita at damang-dama na ang paglubog nito. Ang bahay na ito, iniwan na ng may-ari. Hindi rin maibenta dahil wala namang tiyak na bibili. Wala na akong pera dito. Ngayon nga, lubog eh. Tuwing umabot ng mga 2004 siguro, pwede pang tira dito. Ngayon, hindi na. Sa katabing barangay ng San Nicolas, kulay berde naman ang tubig na naipon na rin sa gilid ng kabahayan. Maging ang mga nicho sa sementeryo, hindi rin nakaligtas. Ayon sa mga residente, marami na tuloy silang nagiging haka-haka kung bakit lumulubog ang kanilang lalawigan. Isa na rito ang pagbara ng pinatubo ashfall sa mga daluyan ng tubig. Ayon sa mga siyentipiko, natural catch basin ang lalawigan ng Bulacan at Pampanga, kaya tuwing may high tide o matinding pagbuhos ng ulan, sa kanila napupunta ang karamihan ng tubig. Ngunit ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi lamang ang mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga ang lumulubog, kundi maging ang Metro Manila na ang dahilan, tao rin ang may kasalanan. Ang nararanasang paglubog sa tubig ng mga lalawigan katulad ng Bulacan at Pampanga ay dahil na rin daw sa pagiging mababa nito kumpara sa ibang kapatagan. Ngunit maging ang Metro Manila ay sinasabing kasama na rin sa mga lumulubog na lugar. Ang pangunahing dahilan, mga tao mismo. Bakit? Ba't lumulubog yung lupa? No? Ang tiningnan namin, bale, ay yung variation ng groundwater extraction. No? Dahil madami pa din sa Metro Manila na at that time na gumagamit ng groundwater, may tubo. No? Hindi masama na mag-extract ng groundwater. Nagiging hindi lang maganda yung effect kung ang bilis ng pagkuha natin ng tubig sa ilalim ay mas mabilis kaysa dun sa natural rate ng replenishment niya. So, ma-equate mo ba yan pag marami yung taong kumukuha ng tubig, mas mabilis yung... Pwede. Pwede na yung population is a proxy. No?
Pero kung meron kang halimbawa kumpanya na malakas gumamit ng groundwater, no? Pwedeng ang isang barangay ay katapat ng isang o masigit pa yung isang factory. Meron din yung fish pond operations. Ito yung sa Pampanga, sa Bulacan. Okay. May mga fish pond na gumagamit ng groundwater. Okay, so balik ulit tayo sa groundwater story. Pangalawa, yung mga etong mga fish pond areas dati, long long time ago, these are mangrove areas. Okay. Ilang gaano kadami fish pond natin sa Pilipinas, no? Madami tayong fish pond areas sa Pilipinas, but we need it for our sustenance. Pero we're reaping some of the consequences, no, of converting what used to be mangrove areas, no. May mga lugar na dati mangrove, naging fish pond, tinambakan yung fish pond, ginawang mga subdivisions. At base na rin sa pag-aaral ng mga siyentipiko, kung hindi raw gagawa ng paraan ng pamahalaan ng paglubog na ito, maaring magkaroon ng Central Luzon Sea. Dahil na rin sa lumalalang sitwasyon sa climate change, dumadagdag ang pagtaas ng sea level sa paglubog ng mga lugar sa Pilipinas. Doon sa coastal area, bale, marerelate mo yon na mga lugar na nagiging mas bahain, mas matagal ang baha, no? And in fact, maski na walang ulan, binabaha sila. Oh, may tubig siya. Unti-unti na rin kinakain ng dagat ang coastal areas dahil sa mabilis na pagkatunaw ng mga yelo sa polar regions. Ito na yung nakikita na natin ito sa Camanava. Nakikita natin ito sa Pampanga, no? At maaaring ito rin yung nangyayari sa ibang lugar sa Pilipinas, no? Na coastal area. Climate change pa din tayo, ulan, no? So, ito yung lupa, ito yung dagat. Wala tayong babaguhin, pero baguhin natin itong ulan. Ang pagbabago ng ulan, in a short period of time, i-deliver natin yung ulan na dati mas nadi-deliver ng sa mas mahabang panahon. No? Pareho yung land, pareho yung ilog, anong mangyayari? Talagang lalabas ang tubig sa ilog, babahain. Sa dami ng tubig. Sa dami ng tubig. Oo. Ipasok natin ang tao. Ang tao ngayon, anong ginawa niya? Yung mga ilog na daanan ng tubig, kumipot. No, kasi gusto niya yung bahay, malapit, no? So kumipot. Nababarahan yung okay. Baluya, no? Oo. Wala pang nangyayaring iba, yun lang yung binago ng tao. Huwag nating baguhin ang ulan. Binago lang ng tao yung ilog. Same amount of rain, anong mangyayari? At pinakipot natin, mabagal. Oo, dahil mabagal siyang makakalabas sa dagat. I-introduce natin ang climate change ngayon. Pabilisin natin yung delivery at paramihin natin yung tubig. Pinakipot natin ito. Ano mangyayari? Mas lalong lalaki ang baha. Correct. Magiging mas common siya. Isa ang Camanava area sa matagal nang lumulubog sa tubig kapag high tide. Karaniwan na yung pamumuhay ng mga taga Malabon, lalong-lalo na dito sa Dampalit, talagang lubog sa tubig. Kaya kung makikita mo yung mga bahay nila, nasa gitna ng puro tubig yan, puro tubig, at basa yung karaniwang paligid na ginagalawan nila. Ipupuntahan natin ngayon, nakalutang na yung kanilang tahanan sa, ano mo, balsa. Styropor lang, no? Okay. Saan ba tayo? Hira? Hey, Tay, kumusta? Tubong Malabon si Tatay Freddy. Ang bahay na dati ay nakatirik sa lupa, ngayon ay puro tubig na ang makikita. Ang mga sasakyang degulong napalitan na ng desagwan. Dito, sa Akwan. Floating. Pero dati ho ba? Anong itsura nito? Dati ito may pilapil dito. Buhuyan lahat ng plastangay, puro may pilapil. Konektado yan sa kalye, sa kalsada. Oh. Pwede mong lakarin mula pwede sa kalye. Pwede lakarin. Walang babo. Eh ngayon, nagbangka kami. Nag-iba ng pagyo. Gano'ng kalalim ba ho itong binangka? Ay, lagpas tao yan. Lagpas tao. Gumanong ka dyan, di ka lilitaw. Lalo ilog na yan. Dalawang pantay tao yan. Lumalim ho ng husto, no? Lumalim ng husto. Kasi nawala na ang kwan, nawala na yung dating lumiliit ang tubig. Oo.
Dati tataas, bababa rin, di ba? Noong araw, tatawid dyan, hanggang dito lang tubig eh. Oo, oo. Eh ngayon, hindi eh. Nasanay na raw si Tatay Freddy sa baha sa Malabon. Kaya naman kapag may bagyo, naghahanap na sila ng ligtas na lugar. Kaya naisipan niyang kumuha ng sarili niyang versyon ng Noah's Ark. Sa what? Kote. Lagyan ko ng prasong isang kwarto. Dito natutulog yung anak ko. Okay. Nasa balsa na tayo ngayon. ngayon, nasa balsa na tayo. Balsa ang bahay. Dahil depensa nga namin doon sa kung talagang emergency, lumulubog, may tatakbuhan kami. Nilagyan ko ng kuhan, mga steripon lang yon, takip ng steripon. Kakata, nilagyan ko ng sahig, nilagyan ko ng dinding bumbong, nilagyan ko upuan ng paligid. Para lumutang? Lutang talaga. Hindi na raw siya umaasa na magbabago pa ang Malabon. Hindi naman siya makaalis dahil nandito sa palaisdaan ang kanyang kabuhayan. Kaya gumawa na lamang siya ng sariling paraan para sumunod sa agos ng tubig para sila'y umangat. Dito sa Kwan, sa Katmon, lumulubog yan, Marikina. Dapat mayroon silang suporta na kahit na nasa itaas, gumawa sila. Pagka dumating ang tubig, lulutang. May tatakbuhan sila, hindi yung commission eh. Hindi nila malang kung saan sila susuot. Sa bubong, di ba? Eh, kung meron silang ganito, nakatali, o kaya nakatulos, pag lumaki tubig, meron kang didepensa. Ang mga batang ito nakatira sa lubog pa rin barangay dito sa Pampanga. Ang mga tulad nila ang tinutulungan ng isang NGO na Save the Children. Ang mga bata raw kasi ang pinaka-apektado ng climate change. Sir, yung grupo ninyo, child rights, mainly ang advocacy, di ba? Paano kayo napunta sa climate change? Well, unang-una, pag titignan mo ang climate change, ano, ang impact niyan, primarily yung extreme weather, tapos baha. Pag nangyari yan, lahat ng aspeto ng buhay mo, apektado. Pag matindi yung naging disaster, like Typhoon Haiyan, ano, mga extreme weather events gaya niyan, sinong apektado? Nalulunod. Bata. Nalulunod. And at the same time, madalas makakalimutan sila eh. Especially sa isang magulang na halos wala kang kabuhayan, ang focus mo, paano mo isasalba yung kabuhayan mo? Yung bata, medyo nakakalimutan mo. Diba? Tinutulungan nila ang mga kabataan sa komunidad ng Pampanga at Bulacan. Right now, yung preparation natin sa mga bata, ano, both in school, we are working with the Department of Education para i-improve ang disaster preparedness sa mga eskwelahan. So, may yung comprehensive school safety program. Isama sa curriculum. Isama sa curriculum. Kasama yon, kasi tatlong pillar yon. Unang-una yung preparedness mismo ng school to deal with the actual hazard. Pag nangyari. Pag nangyari. Tapos, yung paano ba dinidesign ng school facilities? Ang pamahalaan naman, bumubuo na ng isang master plan para mabawasan kundi man mapigilan ang pagbaha. Ang ginagawa natin ngayon, among the flood prevention, would be to start from the mouth of the river, paakyat, no? Start improving the or restoring the carrying capacity of the waterways. Doon sa itaas, nagde-design kami ng tinatawag nating retarding dam. Imbaka ng tubig. No? Para ganun, hindi maba ang tubig ng malakas na malakas habang nagkakaroon ng rainfall event. Pangalawa, dito sa Calacang, Maynila, i-clear natin dapat lahat ng waterways. Kailangan alisin yung mga obstructions. Keso informal settler yan, legal yan o illegal, kailangan ibalik natin yung capacity.
the LGUs have to play a role. Hindi lang sila pwedeng magtuturo at magreklamo na magreklamo. No? Yung basura, kahit na may pumping station ka, paandarin mo man yan, basura ang mahihigop niyan. Eh, hindi na DPWH yun, hindi na din MMDA yun, LGU na yun, all the way to residents. Ayon pa kay Secretary Singson, sinaalang-alang nila ang climate change sa paggawa ng mga planong ito. At ang pagresolba raw sa ganitong problema, hindi raw nakukuha ng isang araw lamang. Professor, yung projection nyo dito sa problema natin sa paglubog ng lupa, tapos na na-aggravate pa ng climate change natin, kung wala tayong gagawin, no, at walang improvement na mangyayari, so tuloy-tuloy ang paglubog ng lupa, and then meron tayong climate change, ano yung pinaka-worst na nakikita nyo na? Di ano, titira tayo sa lugar na madaming tubig. No? Tayong water world yan. Oo, di. Mas maraming ano? Matutong lumangoy ang lahat ng Pilipino, no? Magbangka na lang tayo. Bangka na lang tayo. Kamakailan nagsimula ang tinawag na Climate Walk. Mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at mga NGOs ang bumubuo sa grupo. Mula Kilometer Zero sa Luneta, maglalakad ang grupo papunta sa Ground Zero sa Tacloban. Mag-isa o may kasama, kapatid, kumilos na tayo. Yung pangunahin nating layunin dito is magkaroon tayo ng tribute sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Talam din natin na dahil sa climate change, lalong nagiging mas matindi yung mga pagbagyo na mararanasan natin. So ang panawagan din ng Climate Walk ay para sa buong daigdig, lalo na sa mga pinakamakapangyarihang bansa, upang tumugon dito sa problema na to kasi hindi ito nabibigyan ng tamang atensyon. Tinatarget nilang makarating ng Tacloban sa mismong anibersaryo ng pagtama ng Bagyong Yolanda. It was very personal for me dahil nandun yung mga kamag-anak ko. It was difficult for the Philippine delegation kasi nandun na kami bago pa tumama yung bagyo. Super Typhoon Haiyan, perhaps unknown to many here, made landfall in my own family's hometown. And the devastation is staggering. I struggle to find words even for the images that we see on the news coverage. And I struggle to find words. Actually, pinipigil lang kong maiyak noon dahil as a diplomatic setting ka, sa UN ka. Pero hindi ko nakinaya nung nagtayuan na yung mga tao. It was really overwhelming. Sa bawat hakbang, nasa isip ang sinapit ng mga taong kamatayan ang nakamit. Sa bawat hakbang, hangad namin ay pag-asa, ngunit pag-asang may kalakip na ustisya, ustisya sa vulnerableng bansa at masa mula sa epekto ng nagbabagong klima. May pag-asa pa naman daw na nakikita sa tila lumalalim na problema. My suspicion, yung flooding problems ng Metro Manila, to a large extent, it is human induced, which is actually in some ways good, because then if we're able to correct what we're doing wrong, then we can do a lot of improvement doon sa flooding problem. No? Okay. Kasi tao yung tao ang dahilan, eh kayang i-address yun ng tao. Pero yung sa gagawin ng tao, huwag niyang kakalimutan na merong climate change. May mga kalamidad na tayo rin ang naging dahilan. Kung ano man ang iba to sa atin ng kalikasan, higit na mainam kung tayo ay magiging handa sa anumang paraan. May panahon pa para agapan ang pagsik na maaring idulot ng ating pagpapabaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruc at ito ang Eyewitness.